Isa na namang sigaw ang umalingaw-ngaw sa sityo lumansok. Ang bawat kabahayan ay parehong nagambala sa isang ingay ng paghingi ng tulong. Bawat nakatira sa sityo lumansok ay alam na alam ang lahat ng nangyayari gabi-gabi. Alam nilang sa bawat pagsigaw ay may masamang nangyari sa isang tao. Ang hindi nila alam, ang lalaking sumisigaw at humihingi ng tulong pala ay si Migs. Ito ay taga kabilang sityo at dayo lamang sa lugar. Si Migs ay isang binata at nasa 23 taong gulang na. Anak siya ng mayamang negosyante, subalit maagang naulila dahil sa pagtatambang ng magulang niya. Kaya lumaki si Migs sa kanyang lolo at lola na pawang mga albularyo. Isang araw, habang bagong sahod si Migs sa kanyang pinagtatrabahuang kumpanya, ay nagpunta ito sa isang sikat na bar. Maraming mga tao, mga seksing babae sa ibabaw ng stage, na animoy kulang na lang ay maghubad na. Nag-enjoy ng gusto si Migs noon kasama ang mga katrabaho niya. Sa ilang oras nilang pamamalagi ay unti-unti nang nalalasing ang lahat. Umaga na nang magising si Migs. Masakit ang ulo at tila masakit ang katawan dulot ng labis na pagsasayaw kagabi. Pilit na tumayo si Migs nang magising ito. Ganun na lamang ang kanyang pagkadismaya nang makita niyang siya na lamang pala ang naiwang mag-isa sa bar at nawawala pa yung wallet niya. Walang ibang nagawa si Migs kundi maglakad na lang pa uwi. Medyo malayo-layo kaunti ang bahay niya mula sa bar. Kaya kahit sobrang sakit ng ulot siya niya, ay naglakad pa rin ito pa uwi. Samantala, sa kanyang paglalakad, may kung anong mabangong hangin siyang naamoy. Pagkatapos ay nakasalubong niya ang isang magandang dalaga. Kay bilis gumaling ng kanyang ulo na kanina'y masakit. Sa pagtingin niya sa dalaga ay nagkatitigan silang dalawa. At labis na natunaw na parang yelo si Migs sa taglay na kagandahan ng dalaga. Maliit ang hugis ng mukha nito. May dimple, matangos ang ilong, mapupulang labi, at mayroong malaanghel na mata. Dahil sa pagtitinginan nilang dalawa ay labis na nahulog ang loob ni Migs sa dalaga. Maya-maya pa ay nagpatuloy ang babae sa kanyang paglalakad habang nakatingin lamang kay Migs. At itong si Migs naman ay sunod ng sunod na parang inaakit ng dalaga na sumama. Sa hindi katagalan na pagsunod ni Migs ay napadpad siya sa kabilang sityo nang hindi niya namamalayan. Nang makarating na silang dalawa ay namalagi sila sa isang malaking puno. Kahit natatakot man si Migs ay di niya alintana yun at nasisiyan pa siya sa mga nangyayari dahil solong-solo niya ang babae. Dumating ang tanghali at hanggang sa maghapon ay animoy nag-uusap lang ang dalawa. Labis na noon ang pag-aalala ng lolo't lola ni Migs kung bakit di pa ito nakakauwi sa kanila. Hanggang kinagabihan nga ay doon na lumabas ang tunay na anyo ng dalaga. Habang gigil na si Migs sa kanya para makuha ang ninanais, doon na ito nagpalit ng anyo na parang isang malaking-malaking lobo. Ang kanina'y sabik na si Migs sa dalaga ay napalitan ng takot at pag-aalala. Nalinlang siya nito bilang anyong tao. Hindi makapaniwala si Migs noon. Naghahalong takot at pangamba ang naramdaman niya dahil siguradong malalagay na sa peligro ang buhay niya. Hindi maigalaw ni Migs
ang kanyang katawan nang unti-unting nagpalit ang magandang babae sa isang anyo ng isang malaking lobo. Habang itinatali ng halimaw ang kanyang katawan sa isang puno, ay doon na nga nakasigaw si Minx ng malakas. At dahil doon, isa na namang sigaw ang umalingawaw sa sityo lumansok. Ang bawat kabahayan ay parehong nagambala sa isang ingay na parang naghihingi ng tulong. Nanginginig na ang mga tuhod ni Mix at sa sobrang takot nito ay napaihi siya sa kanyang pantalon. Pagkatapos siyang maitali ng halimaw sa puno ay tsaka na siya hinarap nito. Ang mukha ng halimaw ay sobrang nakakatakot at may mga matutulis pang mga ngipin at ang mga matay nanlilisik at sabik na sabik para sunggaban si Mix. Ang mga kuko naman ay singtulis ng bagong biling kutsilyo. Kahit pa natatakot si Mix, ay nagawa pa rin niyang sumigaw ng sumigaw para humingi ng saklolo. Sa labis nitong pagsigaw ay hinahanap na pala siya ng kanyang albularyong lolo at dinig na dinig nito ang pagsigaw niya. Nang makita nga ng lolo ni Mix ang halimaw, ay agad itong kumuha ng isang matulis na kahoy. Sabay orasyon dito. Pagkatapos, doon na itinusok ng albularyo ang matulis na kahoy sa likuran ng halimaw. Dahil doon ay natumba ang halimaw habang paiba-iba ang naging anyo nito. May anyong tao na lalaki at babae. May anyong hayop at iba pang mga elemento. At hanggang sa huling anyong lumabas ay isang engkantong diwata. Bago pa man ito nasunog at naglahong parang bula. Sa gabing din yun, ay natapos na nga ang sumpa ng sityo lumansok tungkol sa engkantong diwata. Napatay ng albularyong lolo ni Minx ang mapanlin lang na engkanto na kay Rami na palang nabibiktimang tao. Kaya mula noon, naging mapayapa na ang pamumuhay ng mga nakatira sa sityo lumansok pagkatapos ng mga nangyari kay Mix. Shout out? Shout out na naman? Puro na lang kayo shout out. Joke lang. Welcome po sa shout out segment natin. Magandang araw sa lahat. Ito na po, may guest shout outer tayo. At ito pong muli ang inyong lingkod, si Gas Abel Gas. Take it away, idol. Maraming salamat, Boss Dark Literature. Ngayon ay sisimulan na natin ang shoutout para sa upload na ito. Unang-una sa lahat, mega shoutout kay Sam Writes. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi mo ngayon sa episode natin. Maraming salamat, Boss Sam Writes. Mabuhay ka! Sunod na mega shoutout naman ay si Ma'am Erisa Miguel. Maraming salamat sa lahat ng suporta, Ma'am Erisa Miguel. Mega shoutout kay Jasper Raid Stories. Maraming salamat din sa walang sawang suporta, Jasper Raid Stories. Paki-subscribe ng kanyang channel. Ang susunod naman ay si Boss Tiktilawk Stories. Paki-subscribe din po ng kanyang channel. Walang sawang nagsusuporta din yan sa kapwa niyang mga narrators. Maraming salamat. At ang susunod ay si Philippine Horror Stories. Maraming salamat, brother, sa walang sawa din suporta. Mabuhay ka, kapatid. Paki-subscribe na po ang kanyang channel, Philippine Horror Stories. At ang susunod natin na isa-shoutout ay si Kwentong Captain Kokak. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at laging
paglalapag ng mga magagandang comments sa bawat upload ni Boss Dark Literature. Maraming salamat ulit. Kwentong Captain Kokak o nabulula ko. Sorry po. At next naman ay si mega shoutout naman kay Janice Lema. Isang bagong subscriber po siya sa channel ni Boss Dark Literature. Maraming salamat sa ginawa mong marathon sa bawat upload ni Boss Dark Literature. Muli, maraming salamat, Janice Lema. At ang huli nating shoutout ay si Pinoy Shocking Stories. Ipropromote ko lang po ang kanyang channel, Pinoy Shocking Stories. Paki-subscribe na po ng kanyang channel. Maraming malulupit na kwento sa channel na yan. At marami ding malulupit na mga guest narrators. Muli, mega shoutout kay Boss Pinoy Shocking Stories. Yun lamang po ang shoutout namin sa araw na ito. Sana ay nag-enjoy kayo sa upload natin. Maraming salamat. At please, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat muli. Ito po ang inyong lingkod, si Gas Abel Gas. Ng Scene of the Crime Operatives, mabuhay kayo!